At ikinukumpara pa ito, attorney, kay Pangulong Rodrigo Duterte. Baga, yung kaso ba ni Putin at kay ni Pangulong dati Pangulong Duterte, magkapareho? Di ba malaking pagkakaiba ang meron sila? Magkapareho lamang sila. Mm. Kasi pareho magpapakita na inutil yung hukuman. Mm. Dahil hindi nga magkakaroon ng pag-aresto dahil walang pulis na mag-aaresto. No? Nakasalalay nga yan sa kooperasyon ng mga miyembrong bansa. Mm. Pero magkaiba rin sila dahil unang-una, iba yung kaso. Yung kaso kasing war crime, lahat ng mga krimen na nangyayari sa panahon na mayroong digmaan, isang krimen lang po pwede nang malitis. Pero si Presidente Duterte, dating Presidente Duterte, crimes against humanity, kinakailangan systematic and widespread at kinakailangan targeting ng mga sibilyan na nalalaman nila ang tinatarget ay sibilyan. Eh alam mo, kapag ang targeting, di umanong targeting ay pagpatay sa mga drug pushers ay nangyari dahil nga sa isang balidong kampanya laban sa pinagbabawal na droga, walang targeting of civilian. So malinaw na malinaw na walang krimen na nangyari dahil hindi naman tinarget ang mga civilian dahil sila ay mga civilian. Pangalawa po, yun nga po, ang pagkakaiba ay itong si Vladimir Putin, yung kanyang krimen ay related doon sa pagdadala ng mga naulilang mga bata doon sa Russia. At nangyari na ito minsan no sa Argentina no yung parang tinatawag nila na yung genocide related to babies na pagkuha ng mga babies no. Ang problema dito sa krimen ito, dalawa pong batas ang nagbabawal diyan, hindi lang yung Rome Statute, kundi yung Convention on the Rights of the Child. Samantalang walang ganyang batas na linabag pagdating kay Presidente Duterte. So malinaw po no na magkakaiba rin yung kaso na sinampa. At pangatlo, siyempre sa Russia kasi sitting president. So alam mo na hindi talaga siya po pwedeng maliti sa kanyang bansa. Pero si Presidente Duterte, hindi na po sitting president. Wala na siyang immunity. So lahat ng nais magdemanda labang kay Presidente Duterte, welcome po kayo. At yan po sinasabi ni dating Presidente Duterte, lahat ng gusto siyang idemanda, wala na siyang immunity. See you in Philippine courts at hindi po sa harap ng mga mahistradong mga dayuhan. Mm-mm. Noon ba, attorney, kung meron kang naalala, nalalaman din, may pangulo na ba na bigyan ng arrest warrant at nahuli ng ICC? Well, meron pong isa, pero bago siya nahuli, nawala muna siya sa pwesto. Mm. Pero siya ay nakaupo, hindi po talaga siya sinurrender. Ayun. At yan po ang katotohanan, no? Na hanggang ngayon, hindi pa po malinaw ang estado ng immunity, pagbaliwala sa immunity ng head of state kasi yan po ay nasa tinatawag na customary international law. Mm. Now, yan po ay mawawala kung ikaw ay kasapi ng ICC. Mm. Pero dahil hindi nga po lahat ng bansa sa daigdig ay kasapi ng ICC, maraming naninindigan na yung absolute immunity ng mga heads of state habang sila ay nakaupo ay kinikilala pa rin ng international law. Mm-hmm. Attorney, meron ka bang nakikitang koneksyon o itinaon itong paglalabas ng warrant of arrest laban kay President Putin sa pagbisita ni President Xi Jinping ng China sa Russia? Ay, meron po. Lahat naman yan ay kalkulado. Alam naman natin na ICC ay isang European court. Yan pong katotohanan. Sila-sila lang yan. Kaya kapatid mga Amerikano, hindi kasali dyan eh. At yan din ang dahilan kung bakit ang buong African Union ay nagbabanta at mukhang gagawin na nila yan anytime now na bumitiyo sa kanilang membership sa ICC. Eh pag natanggal mo lahat yung African Country Unions, 127, eh baka 80 bansa na lang natin tira dyan. Eh kasama na dyan yung 38 European states. No? Sila-sila na lang talaga yan. No? At sa tingin ko, hindi na rin magtatagal. Pati yung mga Latin American states, eh bibitiyo na rin. No? Kasi ang Amerika naman, nakabahagi ng Amerika, no? Dahil meron silang Organization of American States, ay hindi rin naging miyembro ng ICC. So bakit pa sila mananatili dyan? So makikita mo, sila-sila mga European lang nakaupo dyan. At ang mensahe ng mga Europeans, hoy, huwag kayong magkampihan China at Russia, ha? Dahil pag kayo nagkampihan, lalabanan namin kayo. Eh lalo lang naging inutil ang hukuman. Dahil sasabihin ng China, subukan ninyong galawin kami na hindi kami partido ng ICC. Alam mo mga Amerikano anong ginawa para masigurado na yung kanilang kasundaluhan ay hindi malilitis sa Hague? Gumawa sila ng batas na kapag ang ICC ay maglitis ng kahit isa lang sundalong Amerikano, yan ay isang validong dahilan para lusubin ng Amerika ang Netherlands. Mantakin mo yun. Na talagang may batas pa na lulusubin namin kayo, ICC, pag ginalaw nyo aming mga sundalo. So paano ngayon ang estado ng hukuman, ha?
ako talaga ninanais ko na sana palakasin yung ating ICC para nga maibalik ang takot. Pero sa ginagawa nila, nagmumukha silang joker, no? So, mali po ang ganyang desisyon ng prosecutor at ng mga ICC judges. Mm.